Sinamantala ng ilang mga laboratorio ang paghinto ng libreng COVID-19 testing ng Philippine Red Cross. Ang dating mahal na nga na swab test, sinobrahan pa raw. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nakarating kay Senator Richard Gordon ang mga sumbong sa overcharging ng ilang private laboratory sa kanilang COVID-19 test. Simula raw kasi nang tumigil ang Red Cross sa mga swab test sa sagot ng PhilHealth, nagsulputa na ang mga mapagsamantala. Gaya ng isang testing lab sa NAIA, 10,000 piso ang singil sa arriving passengers na karamihan ay mga OFW. Sa loob ng 24 hours, nakukuha ng mga pasyente ang resulta. Pero kung gusto raw na mas mabilis, doble ang bayad. So nakikita nyo ang inconvenience na ginagawa nitong racket na ito. Nahuli sa aeroplano, hindi makauwi kagad. Naghihintay sa hotel, gastos. Tapos meron silang ladderized type of charging. You're taking advantage of the misery of other people. Libre at sagot dati ng PhilHealth ang swab test sa Red Cross, kaya maging si Labor Secretary Silvestre Bello, aminadong malaking kawalan ng PRC, lalo sa mga umuuwing OFW. Meron dyan na mga private laboratories na they can give you the result in 10 to 12 to 24 hours, pero at what cost? Umaabot ng 7,000 to 10,000. Wala naman yung ating mga OFWs. Nung isang buwan pa iminungkahi ng Department of Health na magkaroon ng price cap dito, pero wala pa itong usad. Si Tourism Secretary Puyat gusto rin na magkaroon ng limit ang presyo sa COVID test para sa domestic tourism. Kahapon ipinangakong babayaran ng halos 1.1 billion pesos na utang ng PhilHealth sa Red Cross. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin dumarating na bayad ayon kay Senator at PRC Chairman Richard Gordon. Ang sinasabi niya sa amin lahat, hintayin na lang natin sir yung DBM. Okay na yung DBM, okay na. O yung DOJ, panibago ng panibago eh. Hindi ko maintindihan, really. In all my born days in government, in the public service, hindi ko maintindihan anong pumapasok sa utak na itong sigiran. Mm-hmm. Sir, call him Dante. Yan ngayon eh, medyo nawalan ako ng gana eh. I don't like being lied to. Hindi nagpaunlak ng interview ang PhilHealth at ayon sa kanilang Corporate Communications Department ay magbibigay na lamang sila ng statement. Habang walang bayad ang PhilHealth sa PRC, na de-delay din ang pagbili ng test kits ng Red Cross. October 15 nang magsimulang hindi na mag-test ang Red Cross sa mga grupong sponsored ng PhilHealth. Katumbas yan ng 12 katao kada araw. Kaya pangamba nila Senator Gordon, baka ang ilan sa mga ito nakakasalamuhan natin sa bawat araw at nakapanghahawa ng sakit nang hindi natin nalalaman. Simula noong Abril, nasa higit 1.1 million COVID tests na ang nagawa ng PRC at silang tinuturing na pinakamalaking testing lab sa bansa. Ang 1.1 billion pesos na utang sa kanila ng PhilHealth ay katumbas ng 303,000 tests. Kaya hindi na ikinagulat ni Senator Gordon ang pagbaba ng daily reported case sa bansa, lalo't magdadalawang linggo na nang tumigil sila. Pwede pa naman daw magpaswab sa kanila mga laboratorio ngayon, pero may bayad na itong 3,500 pesos. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5.